Lo guys, sa dito naman tayo ngayon sa Reverifikas. Okay nga guys, di bago na kami tuturo sa inyo about the 24th timer with conductor and overload. So ayun, pero kayo nang nagsabi. So ayun guys, sa baka nyo, ayun may lagi na tanong ako dito. So comment down below lang. And para namin sisimulan, huwag mo na kakalimutan na i-subscribe and click yung notification bell para ma-update kayo na mga susunod ng videos. Isa na natin guys yung warning ng 24-hour timer with conductor and overload. Ayan, ito yung diagram natin. So, susundin natin. So, dito guys, ito yung natin, circuit breaker. So, nakita nyo yung line 1 tsaka line 2. Ito yung gagamitin natin. Ginagamit yung line 2. So, para sa 3-phase natin, nakita nyo. Ayan. Para yun sa 3-phase natin. So ngayon, kukonnect natin yung contactor tsaka overload nila. So ito na yung itsura niya. Ayan, nakonnect na natin yung contactor tsaka overload. Ayan, nilagay na natin siya sa T1, T2 tsaka T3. Okay? So next, yung line 1, nakakonnect siya kay 24-hour timer sa S1. Ayan. So ito yung 24-hour timer natin. Meron dito S1 tsaka S2. Ito yung power natin. So, lalagyan natin siya dyan. So, para hindi crowded dito yung ano guys, yung sa contactor natin, line 1 tsaka line 3 na gagamitin natin, gagamit tayo ng terminal block. Terminal block natin, line 1 tsaka line 3 lang yung paglalagyan natin. So, kasi yung gagamitin natin na load is pang single phase lang. Kaya line 1 tsaka line 3 lang. So next, ayan yung ano natin, yung dito sa S2, nakakonnect siya kay sa line 3, ayan. So lagyan natin. So ayun guys, may connection na yung ano natin, yung line 1 tsaka line 3 natin kay 24-hour timer. So ayun, huwag lang akong magkakamali sa line 1 tsaka line 2. Alam, ma-follow natin siya para hindi siya sumabog. Next guys, dito na tayo sa line 1 tsaka line 2. Ito na yung load ng 24-hour timer. Ayan, so dito may nakalagay din naman siya. May level din siya, load, and line 2 tsaka line 1. So ayun, dito sa diagram natin, yung line 1 may 24-hour timer na connect siya kay number 95 sa overload. Ayan. Tapos, yung kay 96 sa overload, number 96, konektado siya kay A1 ng contactor. Ayan.
Ito yung normally close natin, guys. Next guys, line 2 ng 24 hour timer na kapanig siya kay A2 sa contactor. And guys, so okay na tayo sa wiring natin dito sa 24 hour timer tsaka sa contactor with overload. So ngayon lalagyan na natin siya ng load. So yung load natin, since single phase lang, so lalagyan natin siya sa T1 tsaka T3. Load natin, ito ilaw lang. So kung motor, yung motor yung 3 phase, na may explain ko. I will explain later, guys. Yan. So, nakonek na natin yung load natin. So, kapag, nangyari, yung 3-piece yung motor nyo, kung gagamitan nyo, yung load nyo, so, gagamit kayo ng line 2. So, and T3, lalagay nyo. Lalagay nyo yung connection ng line 2 papunta dito. So, ayan. Pero yung wiring ng 24 hour timer, ganun pa din. Same pa din. So, kaya, madali lang siya. Kaya naka-note lang dyan. Sa diagram natin, gagamit kayo ng line 2. Pero ay 4, 3 phase kapag yung load nyo ay 3 phase. So, ayan. Napakadali lang. So, titesting na natin ngayon. So ayun guys, so bago natin siya isaksak sa live, so gagamitan muna natin siya ng tester para ma-secure natin na walang shortage. Gagamitan tayo ng continuity. Line 1, line 3, ayun, wala. So pwede natin i-test yung sa 24 hour timer natin. Ayun, mag-open lang tayo dyan. So dito sa ano natin, sa line 2 natin or sa, dito sa line 3 ginamit natin, kailangan nakakalik talaga siya kasi naka-direct siya. So dito sa 24 hour timer sa line 1, so gumamit tayo ng normally close, kailangan di siya tumunog. Ayan. Pero kapag gumana na yung 24 hour timer, kailangan tutunog siya. Ayan, dun siya mag-open. Ayan. So, okay. Ngayon, subukan na natin. So, ayun guys. Dito, meron tayong 24 hour timer. So, kung hindi kayo marunong gumamit nito, so, meron kami lalagay na link dyan kung paano gamitin yung 24 hour timer. So, panoorin nyo na lang. Ayan. So, mag-ano lang tayo dito. Kapag i-on mo siya, ayan, purong na natin. Halimbawa lang yan. Ayan, yung timer natin naka-power siya. Ayan. So, pag i-on natin yan, nakapatay siya. Pag i-on natin, ayan, ilaw. Or gagana na yung load natin. So, kapag kinatay naman natin, namatay siya sa sinet yung time. Ayan, mamatay din siya. So, ayan guys, ganyan siya kadali yung wiring natin for our timer with contactor and overload. So explain ko lang guys, nakaharap na ako. Hey guys, gusto ko lang linawin ako dito sa diagram natin. Ginawa nating wiring sa 24 hour timer with contactor and overload. So ayun guys, yung photocontrol na, ayun photocontrol. 24 hour timer natin is meron siyang capacity na 15 ampere. So yun yung capacity na pwede mong i-load dito sa 24 hour timer.
So, in case man guys na hindi ka umabot sa capacity na yun, so pwede siyang gamitin kahit wala na yung contactor. Pero in case man na yung load mo ay mas mataas dito sa capacity ng 24-hour timer, so din yung time na gagamit ka ng contactor and overload para magamit mo yung 24-hour timer. So, guys, yung contactor din, tsaka overload, meron din itong capacity. Depende din sa horsepower ng motor nyo na gagamitin nyo para dito sa set na to ng 24-hour with contactor and overload. Sana malinaw sa inyo, guys, about dito. May mga capacity po siya. So, ayan. Ayan nga pala, guys, yung 24-hour timer natin is to 20 volts lang siya. So, so minsan yung mga 3-phase natin nasa 440. So, para magamit mo siya, kasi hindi mo siya pwedeng gamitin doon sa 440 since to 20 volts lang siya. So, ang kailangan mong gawin, kailangan mong bumili ng potential transformer para ma-convert mo siya sa 220 at magamit mo yung 24-hour timer. So, hey guys! So, napanood nyo yung wiring natin. So, kung may naging katanong nga kayo, comment down below. And huwag nyo makakalimutan na subscribe para mag-update kayo sa mga sumitang videos. Thank you for watching. Ang dali yun. Thank you for watching and...